Isang dating pulis ang bumaril sa kanyang sariling ina at saka nagbaril sa kanyang sarili sa Tunlo, Maynila. Kwento ng kaanak, nag-away raw ang mag-ina bago maganap ang krimen. Si Susan Enriquez ang naka-alerto 24. Sa magkahiwalay na lugar sa Wagas Street, Barangay 32, Tondo, Maynila, may nakatirik na mga kandila para sa mag-inang namatay kaninang tanghali. Kwento ng kaanak na mag-ina, nagtalo raw si na Walter na dating pulis at ang ina nito na si Warlita Valdez, 65 taong gulang. Pinagalitan daw kasi at sinaktan ni Walter ang isa nitong anak. Nakita raw ni Aling Warlita ang ginawa ni Walter sa apo kaya nagalit ito. Nakita po ng nanay ko na sinipa niya yung anak niyang bunso. Ngayon, pinasok siya ng mama ko dun sa loob ng bahay niya. Nagtalo po sila, nagmurahan na po sila nun. Ang ginawa ng mama ko, kinuha po yung dalawang bata. Eh, naglalaba po ang mama ko dun sa labas ng bahay. Tapos nung nagtatalo na sila, minumura pa niya ng minumura ang mama ko, pinagmumura pa niya. Pinapagalitan niya. Tapos narinig nung lola. Ayun. Sinaway. Sinaway. Habang naglalaba, binaril daw ni Walter ang kanyang ina. Isang tama ng 9mm na baril sa ulo ang ikinamatay agad ng biktima. Pero hindi roon natapos ang krimen dahil hinabol pa raw ng suspect ang ibang miyembro ng pamilya para umano patayin. Balak pong sabi gano'n, mamasakir na daw niya, papatay na daw niya lahat. Gano'n mamamatay na tayo sabay-sabay dito. Tinutukan niya kami ng baril. Ang ginawa ko, binitbit ko yung dalawang bata, pinasok ko sa loob ng bahay namin. Tapos yung kapatid ko nagluluto doon, sabi ko, kang labas ka ako, babarilin tayo lahat ni Wally. Nang wala raw abot ang tao ang suspect, nagpaputok ito ng warning shot at sinundan ng pagbabaril sa sarili. Pagkatapos ng warning shot, nung mawala na ang tao sa Wagas, wala na siyang matutukan ng baril, sarili na po niya, binaril niya. Dati raw pulis ang suspect, tinanggal sa serbisyo dahil nag-awol. Kwento ng mga kapatid ng suspect, napapansin daw nila ang tila pagkakaroon ng depresyon nito. Madalas raw na magbanta ang suspect at ipinapanakot ang baril. Araw-araw din daw itong umiinom ng alak. Ang ipinagtataka ng mga miyembro ng pamilya, bakit may baril pa ito gayong wala na ito sa serbisyo. Iniimbestigahan pa kung ang ginamit na baril ni Walter ay service firearm niya noong nasa serbisyo pa. Nagtataka kami bakit hindi mabawi ang kanyang baril. Bakit po, ba't nasa kanya pa rin? Kasi yun po ang ginagawa niya, laging panakot. Hanggang ngayon, hindi maubos maisip ng pamilya ng biktima at ng sospek na hahantong sa malagim na krimen ang inakala nilang madalas lang na pag-aaway ng mag-ina. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.